Pasensya ka na kung ngayon lang kita muling hinarap. Nahihilo kasi ako. Hinawakan ni Shannon ang noo at pagkatapos ay hinilot ito ng marahan. Bumaba ang mga mata ni Cielo sa umbok ng kanyang tiyan. Are you pregnant? Yes, nagbigay siya ng peking ngiti. Dinadala ko ang anak namin ni Raven. No, halos mahimatay ito sa nalaman. It can't be true, napailing-iling pa ang babae nang tumingin sa kanya. Nagsisinungaling ka lang, hindi pa rin sumusukong sabi ng babae. Nasabi ko na sa iyo ang totoo. Now, kung hindi mo ako papaniwalaan, wala akong magagawa. Bukas ang pinto, pwede ka nang umalis. At sana, huwag ka nang babalik. We're not yet through. Listen, makakarating kay Raven ang lahat ng ito. Pagbabanta ng babae. Walang pamipigil sa'yo na gawin iyan. Sigaw ng dalaga sa babaeng nagmamadaling lumabas ng mansyon ng mga Larosa. Nanlalambot na umupo si Shannon sa sofa. Ang kanyang magandang mukha ay kababakasan na matinding galit. Damn you, Raven, for making me love you so much. Naghihimagsik ang damdamin niya. Kahit makasakit ako ng iba, ay gagawin ko. Damn my foolish heart, for make me love you. Gayong wala namang katugon ang pesteng puso mo na yari sa bato. Galit ang mukha ni Cielo ang sumalubong kay Raven nang dalawin niya ang nobya sa tahanan nito. Kina Cielo siya tumuloy matapos makipag-negotiate sa bagong kliyente. You lied to me, Raven! Ibinuto nito ang hawak ng tropilo sa lalaking kapapasok pa lang sa loob ng kanilang bahay. What do you mean by that remark? Mayroon ka pang lakas ang loob na magtanong sa akin? Don't talk in riddle. Diretsuhin mo ako. Lalo lang nagalit ang babae sa sinabi ng nobyo. Kung gusto nito ng kompirmasyon, ibibigay niya. Ang buong akala ko, ako lang ang iniibig mo. But I was wrong. There's someone else. Ang tunay mong mahal at papakasalan. At tinadala niya ang anak mo. Knock it off! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lumapit ito sa kanya at pinaghahampas siya sa balikat. Sinungaling ka talaga. There's a woman in your house claiming to be your fiancé. Pinagkakailan mo pa ba? Punong-puno ng galit ang boses ng babae. Naglapat ng madiin ang ngipin ni Raven. Kailan ba siya titigilan ni Shannon? Bukas na lang tayo mag-usap kapag hindi na mainit ang ulo mo. So it's true. Get out! Huwag ka nang babalik pa rito. Tinalikuran ng binata ang nobya. Hindi na ipapatulan ang dalaga. Wala namang dahilan para magkagalit sila. Isang tao lang naman ang nagdala ng gusto sa kanilang relasyon. Nang makalabas sa garahe ni Nacielo, ang Honda Civic niya ay mabilis yung pinahurot ni Raven sa kalsada. Punong-puno ng galit ang puso niya para kay Shannon. Madaling nakarating sa kanilang bahay si Raven. Galit siya nang ibagsak ang pinto ng kotse nang makababa ng sasakyan. Tiimbagang nang pumasok sa loob ng bahay. Sildi Shannon ang tinugpa ng mga paa. Shannon, buksan mo ang pinto ngayon din. Halos magiba ang pinto sa paraan ng pagkatok ni Raven. Nainip ang binata nang walang nagbubukas ng pinto. Pusa na siyang pumasok sa loob ng silid. Naisa niyang kasiguhin ang dalaga. Narinig ni Raven ang lagaslas ng tubig mula sa shower room. Pumunta siya roon at walang babalang binuksan ang pinto ng banyo. Oh! Nagulat niyang anas nang malingunan si Raven. Ito ang pangahas na nagbukas ang pinto ng banyo. Make yourself decent. Mag-uusap tayong dalawa. Pumikit na mariin si Shannon. Wala siya sa mood na makipag-usap sa kahit kanino. Lalo pa't ang puso niya ay umaantak sa sakit na nararamdaman. Knowing na may nobya na pala ang lalaking sinasamba ng kanyang puso. I'm not in the mood to talk to anyone. Hindi siya makaharap dahil sa wala siyang anumang saplot sa katawan. Ang kanyang roba ay nasa likuran nito. Nagulat pa siya nang hawakan ng binata sa magkabilang balikat at iikot pa harap. We have to talk at ang gusto ko ngayon din. Napapikit siya ng pisili ni Raven nang badiin ang kanyang balikat. I'm very tired. Ipagpabukas mo na lang kung ano man ang sasabihin mo. Hindi ako handang makinig ngayon.
hindi mababaling pa siya ng dalaga. No, I want it now. Napapitlag siya nang pumulupot sa malantik na imbiwang ang malaking kamay ni Raven at ang mahahabang nitong daliri. Let me go! She tried to release herself from him but Raven determined not to let her go. Are you deaf? I said, let me go and get yourself out of here. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nakakapag-usap at may dapat kang ipaliwanag sa akin. Don't force me! May halong pakiusap ang boses niya. I'm tired, kaya sana iwanan mo na ako mag-isa sa silid ko. Ah, ganoon? Sa mabilis itong pagkilos ay hinabulot ang kanyang roba na nasa likuran nito at sa pilitan itong ipinasuot sa kanya. Binuhat siya ni Raven na parang sako sa balikat at saka ibinagsak sa ibabaw ng kama. Now, it's time to talk. Lumabas ang baby frown sa noon ng binata. Nakukonsumi na siyang talaga. Ano ba ang dapat natin pag-usapan? Nakukulit ang tura niya. Nakuha mo bang magtanong? Lumabas ang litid sa leeg ng lalaki. Ano ang gusto mong palabasin para sabihin sa aking nobya na dinadala mo ang anak ko? Inakala tuloy niyang ikaw ang totoo kong kasintahan. Pinalabas mo pa akong sinangaling. Bumangon si Shannon sa pagkakahiga. Tungkol pala kay Shelo ang pinaghihimutok nito. Ang walang hiyang babaeng iyon. Nakapagsumbong na pala kaagad kay Raven. Ni hindi man lang pinalipas ang magdamag. Wala siyang karapatan sa'yo. Dahil ako lang ang nararapat na maging nobya mo. Hindi ang kung sino lang. Emphasis niya sa huling sinabi. Bitch! Ginantihan mo siya sa pagsasabing ikaw ay nagdadalang tao? Bukas, magpaliwanag ka kay Shelo na hindi totoo ang sinabi mo sa kanya. And please, stop this illusion na gusto kita. Ni hindi man lang iyon sumagi sa isip ko dahil kahit anong gawin mo ay hindi kita magugustuhan. Para iyong aspile na tumusok sa kanyang puso. Ang binitiwang salita ni Raven ay lubhang nakasakit sa kanya. Just one more thing before I leave. His voice deep and meaningful forced itself to her day's understanding. Shelo is very much welcome in this house anytime she want. May pagtatanong ang mga mata niya na kaagad itong nabasa. She's my girlfriend and I want you to apologize to her. Yun lang at tuloy-tuloy na itong lumabas ang silid. Nabingi si Shannon sa lakas ng pagkakasara noon. Isinubsob niya ang mukha sa unan. Hindi niya napigilan ang luha sa pagpatak. Masakit na malaman sa mismong bibig ng lalaking mahal mo na hindi ka niya gusto. Para iyong palaso na tumudla sa pinakasentro ng kanyang puso. Hinagkan ni Almira ang noon ni Shannon. Ang silid ng dalagang huli niyang binisita. Ugali na niyang bago matulog ay tingnan ang kalagay ni na Raven at Rowan. Pinaraanan niya muna ng tingin ang natutulog na babae bago tuluyang lumabas sa silid nito. Lumapit si Almira sa asawa naghihintay sa kanilang silid. Umupo siya sa kandungan nito. Kumusta naman ang tatlong bata? Si Owen na yumakap sa kanya. Mahimbing na silang natutulog. Idinigit niya ang labi sa gilid ng tainga ng esposo at marahan niya yung hinagkan at pagkatapos ay muling humarap dito. Hindi nagawang baguhin ng edad ang mukha at katawan mo, sweetheart. Ang nakikita ko sa aking harapan ay ang 17 years old girl na aksidenteng na pick up ko at napagkamalang prostitute. Lumabi si Almira sa asawa. Kapag magkasama sila ni Owen, ay maraming tao na nagkakamaling na sa late 20s lang ang kanilang edad, not mid-30s. Pero kasi silang maalaga sa katawan. Nagpagawa si Owen ng gym sa ibaba ng kanilang bahay para sa kanilang mag-anak. I must go and have a shower. Get changed. Ang gown niyang isinuot sa party ay nais niyang mahubad sa katawan. Hinayaan ni Owen na makaalis ang babae sa kanyang kandungan. Katulad ni Almira ay inalis rin nito sa katawan ang damit na ginamit sa party. Ready to take a shower. Ano ito sa asawa? Kanailangan pang tiyakin ni Shannon na tulog na ang mga kasambahay ng gabing iyon bago niya nagawang magdabog sa sama ng loob. At kanailangan pa rin mag-ingat para walang magising sa kanyang pagdadabog. Tuloy, unan lang ang pwede niyang ibato
ng paulit-ulit sa kanyang headboard at ihampas ang ihampas sa kama. Inis sa inis siya kay Raven, pikon na pikon. Gusto niya itong talakan para maalimpungatan. Padaos-dos na humiga ang dalaga sa kama. Gusto kitang kamuhian, Raven, pero hindi kaya ng aking puso. Matapos siyang iwan ng lalaki sa silid niya kanina, ay puro pagluha na lang ang kanyang nagawa. Huminto lamang siya nang pumasok ang kanyang Auntie Almira at nang matiyak na lumabas na rin agad ito sa kanyang kwarto, ay muli niyang ipinagpatuloy ang pagluha. Matamlay na bumangon ng umagang iyon si Shannon, namumugto ang kanyang mga mata sa nihinang pag-iyak kagabi sa naging pag-uusap nila ni Raven. Tumayo si Raven nang makita ang dalagang pababa ng hagdan. Kanina pa niya inihintay ang paglabas ito ng silid. "There you are. It's time we left." Nagsalubong ang kilay ng dalaga. Wala siyang natatandaan na pupuntahan nila ngayon. "Sa bahay ng nobyo ko tayo pupunta. Ihihingi mo ng paumanhin ang pagsisinungaling na ginawa mo sa kanya." Parang sagot sa nagtatanong niyang isip ng wika ng lalaki. "You can't order me around." Naghihimagsik ang kaloobang sabi niya. Nagsimula siyang lumakad. Nilampasan ng binata sa kinatatayuan. "You'll do as I say." Anito na sumunod sa kanya at hinawakan ng Marie ang kanyang braso. "And what if I refuse?" Lakas loob niyang tanong. "Don't you dare, Shannon, or you will be sorry." "At ano na naman ang gagawin mo?" Ang atensyon niya ay nasa mainit na kamay ni Raven na nakahawak sa kanyang braso. "Ambaliin ang braso mo, satisfied?" Lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya, patotoo sa sinasabi. "You're utterly despicable," nakangiwi siya habang hinihigit ang braso sa madiing pagkakahawak ni Raven. "I can't believe you do things like that." "Believe it, kung ako sa'yo, sundin mo ang iniuutos ko." Nang hilahin siya palabas ang mansyon ni Raven, ay hindi na siya nakatanggi. Matagal silang pinaghintay ni Cielo bago bumaba sa sala ng mga ito. "Isinama mo pa ang iyong nobya sa pamamahay ko." Matalim ang tinig na sabi ni Cielo. Ikinuyom ang palad na parang nais manakit ang tao. "Mayroon siyang dapat ipaliwanag sa'yo," mahinahong sabi ni Raven. Nilingon ang katabing dalaga na blanco ang ekspresyon ng mukha. "Speak up, Shannon," untag nito sa babae. Mabigat ang damdamin na sumunod si Shannon sa gusto mangyari ni Raven. Taas ang noo na lumapit siya sa nobya nito. "I really don't have anything to talk with you about, Cielo," mabilis siyang sabi bago pa magbago ang isip. "Now, if you'll excuse me." Hindi lakad ang ginawa ni Shannon, kundi takbo. Natatakot siya sa maaaring gawin ni Raven. "Shannon, bumalik ka!" Hinabol ni Raven ang dalaga. Si Cielo naman ay hindi maipinta ang mukha na pumasok sa loob ng kanyang silid. Kaagad pinara ng dalaga ang taxi na paparating. Na makasakay sa loob ng taxi, ay sinabi niya sa driver na bilisan ang pagmamaneho dahil may taong humahabol sa kanya. "Double damn you!" Wika ng binata. Nausok na lang ng taxing sinasakay ng babae ang kanyang naabutan. "Oh, where's the fire?" 01 na makita ang kaibigang humahangos na pumasok sa loob ng bahay. Ipinagtataka niya na hindi siya pansinin ng kababata. Kung wala lamang silang pupuntahan ng kanyang mama at papa, ay aalamin niya kay Shannon kung ano ang nangyari dito. "You hurt me, Raven," pinagsusuntok ng dalagang unan habang umiiyak. Ipinakita at ipinadama sa kanya ng binata kung gaano nito kamahal si Cielo. Ang puso niya ay nagdurugo sa katotohanan iyon. Nasilaw si Shannon sa bumukas na ilaw. Maghapon siyang nagmongha sa loob ng kanyang kwarto. Hindi rin siya nag-lunch. "You look awful." Namamagang mata at namumulang dulo ng ilong ang napansin ni Rowan sa dalagang nakaupo pasandal sa headboard ng kama. "Something's wrong?" Tinabihan niya sa pagkakaupo ang kaibigan. "Si kuya ba ang nagpaiyak sa'yo?" Nag-aalanganing tanong pa nito. Ang pag-ibig ni Shannon sa brother niya ay bukas na aklat sa kanya. "I miss my mom. Siya ang dahilan ng pagluha ko.
Pinilit niyang maging kapanipaniwala ang boses. Ayaw niyang kaawaan siya ni Rowan kapag nalamang si Raven nga ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Bakit nga pala ginabi kayo ng dating? Tanong niya sa kaibigan. Sa Laguna pa kasi kami nang galing ni mama at papa. Dinalaw namin si Lolo at Lola. Kumusta naman si Lola, Mildred at Lola David? Bata pa lamang siya ay dinadala siya doon ng mami niya. Tunay na po na rin ang turing sa kanya ng dalawang matanda. They were both fine. Muling sinipat ito ang namumula niyang ilong. Parang kamatis ang ilong mo sa pula. Nakangisi nitong punas sa kanya. Sumimangot siya. Don't remind me. Nagkaroon ng frown sa noon ni Almira nang makita si Raven na nakabulagta sa sofa. Gulo ang buhok ng binata at wala rin sa kayusan ang polo nitong suot. Owen, tawag ng babae sa asawa. Something troubling you, honey? Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa balikat. Sumandal si Almira sa matipunong katawan ng asawa. Saka inginuso ang nakahilatang anak sa sofa. Look at your son. Nakakadismaya ang ayos. Malutong na tumawa si Owen na makita ang kanyang panganay. Napainom lang siguro siya sa mga kabarkada, kaya ganyan ang ayos. Hindi ko yan gusto. Baby pa ang aking anak. Lumapit ito at inumoy ang bibig ng binata. Tama ka. Ayaw nito si esposo. Amoy chiko kasi ang hininga ng kanilang panganay. Bubuhatin ko siya at dadalhin sa kanyang kwarto. Nilapitan ni Owen ang binata at binuhat. Susundan ko na kayo mag-ama sa taas. Tumalikod si Almira. Ihahanda pa niya ang palangganita may maligamgam na tubig. Kailangan asikasuhin niya ito para maginhaw ang pakiramdam kapag nagising. Nasulya pa ni Shannon ang lalaking pumasok sa kanyang silid. Umurong siya sa kama na makita madilim nitong mukha na nakatingin sa kanya. Hardly a genius. The dark eyes is still directed toward her as if the moment she were the focal point of the universe. Nagtagumpay ka mapaghiwalay kami ni Cielo. Kahit anong pakiusap ang gawin niya upang pakinggan ng kasintahan ang totoong relasyon niya kay Shannon ay hindi na interesado pa si Cielo. Ipinagtabuyan pa siya ng babae at sinabing ayaw na siyang makita. Nagyuko ng ulo ang babae. Guilty siya. For God's sake, magsalita ka, Shannon. Huwag mo akong pagmukhaing tanga. Wala akong dapat sabihin sa'yo. Pinipilipit ang dalaga ang kumot na hawak. Biglang napalapit sa kanya ang lalaki at niyugyug siya sa balikat. Anong wala? Matapang na sinalubong ni Shannon ang tingin nito. Leave me alone, Raven. I'm tired. Nilakipan niya ng galit ang tono. Cover up sa takot ng kanyang nararamdaman. At ikaw pa ang matapang ngayon? Napapailing na sabi ng binata. I couldn't stand the sight of you, Shannon. Sana itapusin mo na ang pagtigil mo sa tahanan namin. Matapos sabihin iyon, ay galit na lumabas ang silid ang lalaki. Careful for what you wish, Raven. Ano yan sa lalaking lumabas na sa kanyang silid? Baka kapag napagod ang puso ko, ay ni-anino ko, ay di mo na makita pa. Nakatulog ka ba na maayos kagabi, iha? Malambing na tanong na Almira sa dalaga. Yes, auntie. Nakangiti niyang sagot. Mabuti naman. Siya, kumain ka pa. Another juice? Sabi niya na makitang kakaunti ng laman ng baso nito. Yes, please. Ipapaalaala ko lang sa'yo na ayaw ko mahuli sa opisina. Kaya bilisan mo ang pagkain. Madiin ang pagkakabigas si Raven sa bawat salitang binitawan. Sukal sa kanyang kalooban na isabay sa kotse si Shannon. Pero wala siyang magagawa dahil ang kanyang mama ang nakiusap sa kanya na isabay ang dalaga dala sa talyer pa ang kotse nito. Hintayin mo na si Shannon patapos na siyang kumain. It's okay. Yun lang at tumayo na siya palabas ng komedor. Hindi pa siya nakakarating sa pintuan palabas ng sala nang maramdaman na lang niya ang matipunong braso na pumulupot sa kanyang baywang. Kasunod niyon ay ang pagbuhat sa kanya ni Raven papunta sa kwarto nito. Napangiwi siya ng ibagsak ng lalaki sa kama. You have no right para gawin sa akin ito. Meron,
hanggat nandito ka sa pamamahay namin. Pwes, ngayon din, ay aalis na ako. You can't do that, nakatiimbagang nasabi ni Raven. Try me, naninigurong sabi ni Shannon. Nalaki ang mga mata niya nang isara nito ang pinto. What are you doing? Lock the door behind me, anito sa kanya. Nagmamalaki pang sabi, kaya lalong nairita ang babae. Pero bakit? Now you're asking. Let me tell you something. Hindi pwede dito ang kaartihan at pagka-spoiled na pinakikita sa pamamahay na ito. Wala ka sa pamamahay ninyo, kaya umakto ka sa naaayon sa aking gusto. That's not just a warning, that's an order. At walang sabi-sabi, binuksan nito ang pinto ng kwarto at dire-diretsong lumabas. Nagmamadali si Shannon na tumayo sa pagkakaupo sa kama. Pumunta siya sa may pintuan at binuksan iyon. Napasapo siya sa noo nang hindi mabuksan ang pintuan. Inilak ito ng lalaki. Diyos mio, ang salitang lumabas sa kanyang bibig. At napailing-iling siya. This man was insufferable. Kinatok niya ng kinatok ang dahon ng pinto pero walang nagbubukas hanggang sa namanhid na ang kanyang kamay at mamalat na ang boses sa kakasigaw. Damn it! Open this door! May kliyente pa akong kakausapin ngayon. Ngunit kahit anong sigaw niya ay walang talagang balak ibuksan ni Raven ang pinto ng kwarto. Nalumos siya na bumalik sa kama. Kung ready ka na, aalis na tayo. Napatayo si Shannon sa pagkakahiga sa kama. Nabuksan na pala nito ang pinto nang hindi niya namamalayan. Nagdadabog siyang tumayo at walang pasintabing dumaan sa harapan ni Raven. Dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Wala na nga kayang pag-asa na magkasundo pa sina Shannon at Raven. Iyan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone.